Yes, makituloy-tuloy pa rin nga ang transmission ng election results sa iba't ibang polling centers patungo sa municipal at city board of canvassers dito sa probinsya ng Ilocos Norte. Halimbawa na lamang dito sa lungsod ng Lawag, kanina ay naging mabilis naman ang transmission ng election results. Sa pag-iikot nga natin kanina sa mga polling centers, nabanggit ng mga otoridad doon na as early as 7:17 p.m. ay naisagawa na itong initial transmission of election results. At yung iba nga ay by 8:17 p.m. naman ay nakumpleto na nila itong transmission of election results. Ayon sa COMELEC ay posible nga na naging maganda itong signal kaya naman naging mabilis itong pagpapadala ng mga election results. Pero habang tumatagal ay mas bumabagal nga itong transmission ng election results kaya naman medyo nadidelay rin itong posibleng proklamasyon nga ng mga nanalo o mananalo nga dito sa lungsod ng Lawag. As of 8:48 kanina ay natanggap na itong election results mula nga sa 111 clustered precincts dito sa lungsod ng Lawag. Ang kabuuan kasi na presinto dito sa Lawag ay nasa 149 at kanina ay 8 barangay na lamang inaantay para makompleto nga itong 80 barangays na magsusumite o magsasubmit nga ng election returns. Pero as of 12:20, 2 lang itong naibawas at sa ngayon nga ay 6 na barangay pa ang inaantay as of 12:20 a.m. para makompleto nga itong resulta ng eleksyon sa lungsod ng Lawag. Pero as of the moment, ang nangunguna pa rin nga sa pagkaalkalde ay sa incumbent Mayor Michael Kion at ang nangunguna naman sa pagka-vice-alcalde ay si Carlos Fariñas. Ay na rin sa Provincial Election Supervisor ng Ilocos Norte, sa ngayon ay wala pang naipoproklama ng mga nanalo sa iba't ibang bayan at syudad nga dito sa probinsya ng Ilocos Norte. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Amyanan, Joan Punsoy, para sa Election 2022, dapat totoo. Wala na. Maraming salamat, Joan Punsoy ng Regional TV Balitang Amyanan.